Wala pong mustisya. Jovito Palparan! Para ko din! Ng bayan! Parusahan! Subalit kami po ay nalulungkot sapagkat siyam na taon na po ang nakakaraan mula nung mapas lang si Ka-Eden at saka si Ka-Eden ay wala pa pong nangyari sa kabila po ng desisyon ng United Nations ng Human Rights Committee na nanalo po yung aming sinampang kaso doon na nagpapahayag po na may pananagutan itong si Colonel Jovito Palparan o General Jovito Palparan at si Gloria Macapagal Arroyo. Tanong ko nga po kay sa gobyerno, kahit nga po ngayon kay Nini, ano po ba ang ginawa nila sa kaso? Ito po ba ay kanilang inimbalsa mo? Ano po ba ang plano nilang gawin? Hahayaan na naman po ba nilang mamatay o patayin ang mga sibilyan at wala pong mananagot? Kung sino mang gobyerno o sino yung dapat namin papanagutin? Kaya kami po ay nalulungkot, siyam-siyam. Pag sinabi po natin siyam na taon, inabot na ng siyam-siyam. Napakabagal. Wala pong hustisya. Wala pong umuusap na hustisya sa ating bansa. Kahit po itong si Colonel Jovito Palparan o si General Jovito Palparan, meron na po siyang warrant. Dun sa pagkakadukot po dun sa dalawa natin kasama si Karen Pinyo at Shirley Kadapan, hanggang ngayon po ay hindi pa nahuhuli. Subalit... Jovito Palparan! Birdugo! Ng bayan! Parusahan! Talukan, tinatawagan natin sinasamang sito mula sa pamalakaya ni Eden. Matay po ni Nanay at Lolo Eden. Tsaka po yung iba pong mga biktima ng pamamaslang dito po sa buong South of Tagalog. Tsaka po dito sa mga gender activists na po natin na pinapatay. Tsaka po mabigyan po ng screenshot. Ano po, makamit na po natin yung tagumpay para po yung pong ibang mahirap na kasamaan po natin, hindi na po. Sa halay ng mangingisda! Napakarami pong pinatay dito sa ating bansa na wala pong ginagawa ito pong si Noynoy Aquino. Ano po ba ang ginawa niya kay Gloria? Si Gloria po yung pinagbabakasyon niya doon sa piitan habang ang mga bilanggong political ay nagsisiksikan at namamatay sa mga kulungan. Kaya itong si Noynoy na ito, binabalaan namin ito na kung hindi mo kayang lutasin ang problema sa usapin ng karapatang pantao, ay dapat ka nang bumaba dyan sa poder sapagkat wala kang kakayahan. Ano ang gusto mo? Pag-usapan lagi yung love life mo? Akala mo, matutuwa kami doon? Akala mo, kikiligin kami? Aba, Noynoy, napakaraming usapin ng ating bansa, hindi ang iyong pakikipagrelasyon dyan kay Grizzly na yan. Nanggigigil kami dahil isa kang inutil na presidente at wala kang kakayahan na lutasin ang problema ng ating bansa. Ang tagumpa ka na ng gobyerno ni Noynoy Aquino na planbayanihan ay ngayon ay nararanasan ng mamamayan ng rehiyon ng Timog Katagalugan. Nagpapatuloy ang malalang paglabag sa karapatang pantao. Nagpapatuloy ang pamamaslang sa ilalim ng rehimen ni Aquino. Sa nagdaang rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo, 180 ang naging biktima ng pampolitikang pamamaslang. At ngayon, sa magdadalawang taon panunungkulan ni Aquino, 17 na ang biktima ng pampolitikang pamamaslang.